Kinansela ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kanyang pagdalo sa Convention on Climate Change o COP28 sa Dubai. Ito'y para tutukan ang sitwasyon ng 17 Pinoy seafarers na binihag sa Red Sea. Si Kenneth Paciente sa detalye. Pabiyaheng Dubai na sanak si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. upang dumalo sa Convention on Climate Change o COP28. Pero ilang oras bago ang kanyang departure sa Villamore Air Base sa Pasay City, nagpasya siyang wag nang tumuloy dahil sa malaking development sa hostage crisis sa Red Sea, kung saan kabilang sa bihag ng grupong Houthi ang 17 Pinoy seafarers. Nakita niyo naman, nakahanda na ho talaga lahat. Maski ako, may sticker na ho ako eh, no? Kompleto na. Pero because of this, the president has to cancel this, no? Sana maunawaan po ito ng lahat. Sa kanyang social media post, sinabi ng Pangulo na nais niyang tutukan ng kapakanan at kaligtasan ng ating mga kababayan. Kaya nagdesisyon siyang wag nang umalis muna ng bansa. Agad ding pinangunahan ng Pangulo ang pagbuo ng high-level delegation na ipadadala sa Tehran, Iran para sa anumang tulong na kakailanganin ng ating mga kababayang bihag. Pero ano nga ba ang lagay ng mga hinostage ng mga Filipino seafarer? Anything that will be involving our seafarers ay napaka-importante para sa ating Pangulo. Pero at this point, sana maunawaan nyo, hindi ko pwedeng i-discuss kung ano nangyayari because of the sensitive issues tipo rito. Nauna nang tiniyak ng Pangulo na ginagawa ng pamahalaan ang lahat upang masiguro ang kaligtasan ng mga bihag na Filipino seafarer. Inilarawan naman ng isang political analyst na good move ang naging hakbang na ito ng Pangulo. Lalo't buhay ng mga Filipino seafarer ang nakataya at umaasa ang kani-kanilang pamilya na makapiling sila sa lalong madaling panahon. I think the president is cognizant and he is fully aware of the more immediate concern, which in this case ay yung ang safety and the well-being of the 17 Filipino fishermen that were abducted by the Houthi rebels. Tiniyak naman ng Pangulo na magpapatuloy ang pakikibahagi ng bansa sa COP28 sa Dubai sa pangunguna ni DENR Secretary Maria Antonio Yulo Loizaga, habang pangungunahan naman ni DOF Secretary Benjamin Diokno ang mga trade mission doon. Kenneth Paciente, para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.